Ngayon nga ay aalamin natin kung ano nga ba ang Stockholm Syndrome sa hanay ng mga Kristiyanong Pilipino. Nang sakupin ng mga Espanyol na conquistador ang malawak na parte ng Luzon at Visayas, nakaranas ng captive banding ang populasyon at nagsimulang maging tapat ang mga ito sa kanilang mananakop na Espanyol. At ang tinatawag na Stockholm Syndrome ay pagmamahal sa mananakop ang siyang lumaganap sa sikolohiya ng mga Kristiyanong Pilipino na nasakop sa pisikal at kaluluwa ng mga Espanyol. At kung bago ka nga sa ating channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating kwento. Ngayon, ang labanan sa pamamagitan ng kanilang mga mananakop, mga Espanyol at ang mga Moro ay natutunan nilang tanggapin bilang proteksyon sa kanila ng kanilang mga mananakop at di nagtagal natuto silang magboluntaryong tumulong para ipagtanggol ang mga Espanyol ng mga Filipinong nasakop ng Kastila. At ang ganitong phenomenon ng captive banding na isang psikolohikong ugali sa evolusyon ng tao upang matirang buhay ay tinatawag nilang Stockholm Syndrome. At ayon sa mga siyentipiko, maoobserba ang ganitong phenomenon sa mga inaalaga ang mga hayop, lalo na ang mga aso, tulad na lang ng krusada sa Europa. Malalim kasi ang galit ng mga Espanyol sa mga Muslim dahil 7 beses nang naglunsad ng mga krusada o holy wars mula 1095 ang mga kahariang Europa noon, at binasbasan ang mga ito ng mga papa ng Vatican upang lusubin ang gitnang silangan at makuha ang Jerusalem. At madugong madugo itong mga krusada dahil walang awang pinaslang ng mga sundalong Kristiyano sa krusada ang mga ayaw maging Kristiyano na mga bihag na Muslim, sibilyan man o mandirigma. At 9 beses din na pinaatras ng nagkakaisang hanay ng pinagsanib ng mga puwersa ng mga kaharian at tribong Muslim o yung mga binansagang Saracens na mga Arabong Muslim. At ang kontraopensibo'y nangyari lalo na sa pamumuno ni Saladin na matagumpay na pinagkaisa ang halos lahat ng Arabong Muslim laban sa hukbong krusada ng mga Kastila. At natigil lang ang mga krusada na tumawid ng Mediterranean mula sa hilagang Afrika at lusubin at sakupin ang halos kalahati sa timog ng Espanya. At ginamit nila ang estratehiyang opensibong pagsalakay o the best defense is an offensive attack na pinakamabisang depensa. At napatunayang epektibo nga ito dahil mula noon natigil ang mga krusada ng mga taga-Europa na umatake sa gitnang silangan. At mapapansin ang taktikang ito na ginamit din sa Mindanao ng mga Moro laban sa Espanyol sa pamamagitan ng mga atake nila na umaabot sa mga base militar ng Espanyol sa Bicol, Ilocos at maraming bahagi ng Bisaya. At ang bahagi ng digmaan sa larangang kultura ng mga Espanyol ang maraming imahe na itinanim sa isip at kamulatan ng maraming Kristiyanong Pilipino na taga Luzon at Visayas ukol sa mga kapatid nating mga Muslim na taga Mindanao. At sa panahong kolonyal, gumamit ang Espanyol ng iba't ibang forma ng diskriminasyon laban sa Moro sa pamamagitan ng edukasyon at kultura. At ika ng manunulat, tandang-tanda ko pa noong bata pa kami sa aming probinsya sa Betis, Guagua, Pampanga, sa labas ng aming simbahang Katolika ay may malaking estatwa ng isang nakaputing Kristiyano na nakasakay sa kabayo na nakikipag-espadahan sa isang nakaitim na Muslim sa ibaba. Pati kabayo ng Kristiyano ay puti. Hanggang ngayon, andoon pa ang estatwang iyon sa harap ng simbahan sa Betis, Pampanga. At noong mga bata pa kaming lumalaki sa Baguio noong 1960s, nakikita kong nakadisplay sa Melchor Hall Lobby ng Philippine Military Academy ang isang Pilipinong sundalong igurot na naka-uniforming Philippine Constabulary na binabayoneta ang isang nakadapang Morong mandirigma na hawak ang isang espadang Kris habang nasa likod ng sundalong PC ang larawan ng Amerikanong Governor General na si Francis Harrison na nakangiti. At itong mga imaheng ito ang maagang nakintal
sa akin ukol sa mga Muslim at Moro sa Pilipinas at bahagi ng propaganda ng mga Espanyol itong estatwa at ang morong-morong dula laban sa mga Muslim sa Mindanao na hindi nila masupil at hindi mapailalim sa kanilang kolonya sa Pilipinas at pinalalim pa ang masamang kahulugan at propaganda laban sa Muslim na Moro na kalaban ng mga Espanyol sa pamamagitan ng katagang Moro-Moro. At hanggang sa ngayon, manluloko at mapagkunwari at mapanlinlang pa rin ang pakahulugan nito. At sa propagandang ipinalaganap, ang masamang kalaban ng Kristiyano ay ang mga Moro bilang panangga at depensa sa pag-atake sa kanilang lupang hinirang, pananampalataya at kabihasnan. At sumibol sa Moro ang kulturang jihad o prang sa birula na may kahulugang lumaban hanggang kamatayan para sa Allah. At ito marahil ang paliwanag kung bakit tila hindi natatakot mamatay sa labanan ang mandirigmang Moro at naging bahagi ng kanilang kinikilalang katapangan. At may obserbasyon pa nga na mas pinili ng mga Moro ang kamatayan kaysa yumuko o paalipin sa dominasyon ng dayuhang mananakop.